Hello mga ka-Pixie, hello Air Signs. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng special episode natin for tonight mga ka-Pixie ay sa loob ng 60 araw o sa loob ng 60 days. Ito ay isang timeless Tagalog Tarot reading mga ka-Pixie. Again, ito ay para sa Air Signs, Aquarius, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang guys, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Titingnan natin yung strongest energies niyo sa loob ng 60 days mga ka-Pixie. Pwede siyang hindi mag-resonate sa inyo ngayon, pero next time pwede siyang mag-resonate kaya siya timeless. So pwede niyong balik-balikan itong video na to anytime and i-check niyo kung mag-resonate na siya sa iyo by that time. Okay, so ito yung talong tarot decks natin guys. So ito yung main energy natin. Titingnan natin yung main energy for air signs. Tapos ito yung mga additional energies na maaaring niyong ma-experience by the time na mapanood nyo tong video na to. Okay, so start tayo dito guys, no? Itabi muna natin tong dalawang to. Hahanapin natin yung energies ng swords, no? Dahil ang air sign, of course, Gemini, Libra, ay nirepresent ng swords sa ating tarot deck. Okay. So, by the way, mga ka-Pixie, na meron tayong second channel, Pinoy Pixie Love Tarot. Pinoy Pixie Love Tarot, mga ka-Pixie. So, ang focus ng channel na yun ay mga love readings, no? So, maka-channel din natin siya. Nandito yung channel dito sa ating YouTube channel. So, click nyo na lang yung link, mga ka-Pixie. Ay, makapag-subscribe kayo if ever interesado kayo sa mga love readings. And sa mga gusto mag-join sa ating exclusive membership program, mga ka-Pixie, para matuto kayo mag-manifest, guys, so that you can be, do, have anything that you want in your reality using the power of your subconscious mind and law of attraction. Nagtuturo ako nandun. So, click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button or i-click nyo yung link sa description box or sa comment section, mga ka-Pixie. So, hahanapin natin yung energy ng swords, king or queen of swords, mga ka-Pixie, para sa energy ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Anong ganap para sa mga air signs? Sa loob ng 60 days, tingnan natin mga ka-Pixie. So, hinahanap natin ang air sign. So, lumabas si Mama, Queen of Swords, mga ka-Pixie, para sa air sign, sa Aquarius, Gemini, Libra. Kayo ay nirepresent ng Queen of Swords sa ating deck. Alright, so this is a relationship energy for some of you, mga ka-Pixie. This can be a romantic relationship or pwede rin na kahit hindi romantic relationship, mga ka-Pixie, any type of relationship, pwede nyo siyang ma-experience. Pero nakikita natin na for some of you, merong pananakit ng ulo, no? Dahil sa isang relasyon, dahil sa isang karelasyon, or dahil sa isang tao sa buhay mo, mga ka-Pixie. Again, pwede itong romantic or non-romantic na relationship na maaari kayo nagkakaroon ng conflict. For some of you guys, no, parang medyo nalilito kayo or sumasakit yung ulo nyo. Gusto nyong malaman yung totoong intention sa inyo nitong tao na to. Gusto nyong malaman kung mabuti ba talaga yung intentions nito or meron siyang masamang intentions or may mga masamang ginagawa behind your back, mga ka-Pixie. But makaka-experience din kayo ng pagbabago sa pakikitungo nitong person na to, mga ka-Pixie. Pero yung pagbabago na yun, it's for the good, it's for the better, mga ka-Pixie. So, yung transition, yung pagbabago, is from sakit ng ulo to magandang energy. Okay, so kung dati sumasakit yung ulo nyo, dati parang puro na lang conflict, pagtatalo, arguments, mga ka-Pixie. Ngayon, parang dahil sa transition or pagbabago, parang magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk, mga ka-Pixie. And during that time, no, parang doon mas lalabas yung pagkakaunawaan nyo, yung pagkakaintindihan nyo sa isa't isa, mga ka-Pixie. And parang babalik sa tamang balanse yung inyong relationship, tamang timpla, mga ka-Pixie. For some of you, maaari din kayo magkaroon ng some kind of agreement. So, parang naririnig ko prenup. So, maaaring boyfriend, girlfriend mo ito. Tapos, parang magkakaroon kayo ng some kind of agreement bago kayo magpakasal. So, maaaring merong marriage proposal na matanggap ng iba sa inyo. And for some of you, mauwi sa kasalan, mga ka-Pixie. And again, no, like I said, merong maaaring merong mga some kind of prenup na
Maganap mga kapiksi, no? Nowadays, medyo nauuso na yan. Hindi kagaya dati, di ba? Ngayon, parang medyo nauuso na yung mga prenup agreement na yan, mga kapiksi. So, hindi malabong mangyari yan sa inyo, mga kapiksi. Pero, on the good side as well, mga kapiksi, no? Para magkakaroon ulit kayo ng mutual understanding nitong person na to, whether sa romantic ito or hindi. For some of you guys, maaaring yung iba sa inyo, lalo na kung kayo ay nagtatayo ng business or negosyo, maaari kayong may matanggap na magandang offer or parang magandang balita, good news na yun yung makakapagtuloy ng pirmahan, ng agreement, ng kontrata pagdating sa negosyo. So, yung iba sa inyo, parang may mabibingwit kayo na malaking kliyente or malaking supplier or malaking business partner, ganyan, collaboration. Pero this is something big, mga kapiksi, and this is something good. And it will definitely help you para ma-establish nyo kung ano yung gusto nyo establish, lalo na pagdating sa business or sa negosyo, mga kapiksi. Okay? So, congratulations. This is a very, very nice, happy, big changes para sa Aquarius, mga kapiksi. Tingnan pa natin, guys, yung other set of energies. For some of you, guys, na maaari kayong parang maaari kayong ma-promote, guys, pero may pumipigil sa inyo. There are doubts creeping in sa inyo. Yung iba sa inyo, guys, maaari kayong candidate, actually, for promotions. Pero yung iba sa inyo, mayroon kayong self-doubt, lack of confidence, guys, yung iba sa inyo. Okay, parang alam nyo na candidate kayo for promotion or alam nyo na maganda yung performance nyo sa trabaho, ganyan-ganyan. Pero parang inuunahan kayo ng takot or parang hindi kayo masyadong believe sa sarili nyo, naniniwala sa sarili nyo, na kaya nyo, ganyan-ganyan. For some of you, maaaring natatakot din kayo sa responsibilities. Kasi ganun yun eh, di ba? Alam nyo yan, kapag na-promote kayo, syempre, big position, big responsibilities, di ba? Sabi nga ni Spider-Man, with great with great achievements come great responsibilities. Tama ba? Nakalimutan ko na yung sinabi niya. Pero ganun yun, mga kapiksi, no? Kapag ikaw ay napopromote, syempre, may katumbas na responsibilidad. So, yung iba sa inyo, feeling ko doon natatakot sa responsibilities kung kakayanin nyo ba or hindi. Pero, if it's yours, it's yours, mga kapiksi, okay? If it's yours, it's yours, yun yung nararamdaman natin. Kasi maganda talaga yung performance nyo. Maganda yung ano nyo, yung, for some of you, you are gaining recognition sa trabaho. People want to work with you. Ibig sabihin, gusto nilang makasama ka, makatrabaho ka, ganyan. Very chilled, very relaxed energy, pero like I said, no, medyo nagki-creep in yung takot sa inyo. You have limiting beliefs, guys, no? So, pakinggan nyo yung self-love subliminal dito sa ating channel, guys. Pampaboost ng confidence yun nyo. So, if you feel like medyo kulang ka sa confidence, pakinggan mo yun, kapiksi, and it will definitely help you. Okay? Alright. So, yan ang ating strongest energies para sa inyo. Air sign, tingnan natin ngayon kung ano pa yung additional, no? Na energies na pwede nyo ma-experience. By the way, mga kapiksi, may mga subliminals din tayo dito sa ating YouTube channel, mga pampaswerte sa kabuhayan, pero trabaho din mo sa therapy and relationship, guys, makatulong yan sa inyo para mag-improve yung mga sitwasyon nyo sa buhay. Pwede nyo i-combo-combo, kayo na lang yung bahalang mamili, depende sa sitwasyon nyo, mga kapiksi. Libre lahat yun sa YouTube, guys, and hindi siya downloadable kasi hindi nakaka-capture yung silent affirmations pag di na-download. Pero libre yan lahat dito sa YouTube, mga kapiksi. Okay? So, wow. Alright? Okay, so for some of you guys, no, maaari kayong maka-experience ng pagkabalisa with this anxiety energy. Dahil sa isang tao, this is a very toxic person, mga kapiksi. Pero unti-unti, no, habang lumilipas yung panahon, mga kapiksi, mawawala din tong energy na to. This is a very dangerous energy for some of you. Kasi ibig sabihin nito, mga kapiksi, may mga taong naiingit sa inyo, especially sa trabaho, no. Kasi sabi ko sa inyo, guys, no, you are performing, yung iba sa inyo maaring candidate for promotion, and
Dahil doon, maaaring may naiingit sa inyo. Okay? And isa din yun probably sa isa sa mga nagbibigay sa inyo ng stress, no? Kasi nga, diba, like I said, no, nagiging malaki yung responsibilities nyo sa trabaho. So, syempre, nagiging stressful din siya. Kabit nun, stress, eh. Kapag naging, kunwari, dati, empleyado ka lang, tapos naging manager ka, diba? So, isipin mo, stress yan. Sangkatutak, diba? So, akala nyo, ganun-ganun lang, ha? Kapag mas mataas yung position, mga kabisi, may mga kakabit na responsibilidad yan. So, may kakabit din ng mga stress yan. And for some of you, maaaring yun yung isa sa mga nagbibigay sa inyo ng stress, mga kapiksi. And ito rin, no, yung nagbibigay ng sakit ng ulo, yung kagaya na sinabi ko kanina, na there's a specific person na sumasakit yung ulo nyo. But, mawawala yung energy niyan kasi parang nagbabago, no? Parang unti-unti siyang nagdi-disappear, unti-unti siyang nawawala, mga kapiksi. So, ang key doon is huwag niyong pansinin. Kapag hindi niyo pinapansin, you're not giving it power, and unti-unti, mawawala siya sa inyong reality kasi hindi na siya nare-recognize ng inyong subconscious mind. Okay? Just be patient, mga kapiksi. Habaan niyo lang yung pasensya niyo. Yeah, maging kalmado, guys, no? Be patient, maging kalmado. Focus on yourself, focus on your healing, focus on becoming the better version of yourself, mga kapiksi. And eventually, lahat ng mga bagay na nagpapastress sa inyo, mawawala din, okay? Sa channel natin, makakatulong sa inyo yung Ho'oponopono, subliminal, at saka self-love subliminal, guys. I-combo nyo para talagang kalmado and peaceful kayo all the time, okay? Alright. Pwede rin kayo mag-meditate kung gusto nyo, guys. Mayroon tayong Tagalog guided meditation. Palagi ko yung nare-recommend para mag-subside yung momentum of thoughts. Very, very nice sa mga stressed na tao. Okay? Alright. So, tingnan natin, mga kapiksi, kung ano yung additional influences na pwede nyo ma-experience ngayong sa loob ng 60 days by the time na mapanood nyo itong video. Pag hindi siya nag-resonate ngayon sa inyo, mga kapiksi, pwede nyo siyang panoorin next time kasi baka mag-resonate siya next time. Kaya siya tinawag na timeless. Okay? So, ano yung other influences na maaaring nyo ma-experience by this time, mga kapiksi? Kung gusto niyo matuto mag-manifest, guys, mag-join na kayo sa ating exclusive membership program. Napakaganda ng mga videos doon para matuto kayo mag-manifest using the law of attraction and the power of your subconscious mind, mga kapiksi. If you know how it works, you can use it to your advantage, guys. So, bubunin tayo ng tatlong cards dito. So, lumabas na naman yung children. Lumabas yung destiny and gifts, mga kapiksi. So, for some of you, this is a message na maaaring may magbuntes. Kasi nga, yung iba sa inyo, maaaring magpakasal. Diba? That's why we have gifts. Your destiny, mga kapiksi. For some of you, baka magpakasal kayo kasi buntis na, ganyan. It doesn't matter, no? Whether buntis kayo or hindi. But yung iba sa inyo, talaga nararamdaman ko na may energy na maaaring magpakasal within 60 days. Or I don't know when, but maybe by the time na mapanood nyo itong video na to, there's gonna be gifts coming into you. This is supposed to happen, mga kapiksi, for some of you, no? This is destined to happen. And it's going to be a birth of a new relationship, new journey sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, yes, congratulations sa mga magpapakasal natin, kapiksi. If this is resonating with you, let me know, guys. Mag-iwan ng like and comment, mga kapiksi, sa ating video for energy exchange. And for more timeless readings, guys, no, check nyo itong video na to. Baka may mga energies kayo dito. Okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.